O'Hara na sinira ng Buster Call Marines. Ang Buster Call ay ang ultimate military attack ng mga Marines. Ito ay resulta ng Marine Doctrine of Absolute Justice. Sinasabi ni Aokiji na ang lakas ng isang Buster Call ay katumbas ng lakas ng buong militar ng bansa. Ang O'Hara sa One Piece ay isang isla na matagal nang nawasak. Gayunpaman, ang mga aksyon ng mga iskolar ng O'Hara ay nakakaapekto sa maraming bagay sa One Piece. Ano ang mga katotohanan ng O'Hara sa One Piece? Halina't pag-usapan natin. Ang Chapter 391 ng One Piece manga ay nagpapatunay na ang O'Hara ay nasa West Blue. Nang magsimula ang flashback ni Nico Robin, ang narration box ay nagsasabing, 20 years ago. West Blue, O'Hara. Ang hallmark ng O'Hara ay ang puno ng kaalaman or Tree of Knowledge. Ang malaking puno ay naglalaman ng isang silid aklata na naglalaman ng maraming mga libro. Sa lugar na ito, ang mga arkeologo ng O'Hara ay nagsasagawa ng pananaliksik, kabilang ang ipinagbabawal na pananaliksik ng mga Pony Glade. Ang puno ng kaalaman ay nasunog sa panahon ng insidente sa O'Hara. Si Professor Clover, Nico Olvea, ang nanay ni Nico Robin, at ang mga iskolar na nasa loob ay napatay nang bumagsak ang puno. Ang O'Hara ay biktima ng Buster Call. Bilang resulta ng Buster Call, nasunog ang isla. Ang puno ng kaalaman, na siyang hallmark ng islang ito, ay nasunog at pagkatapos ay gumuho. Mayroong ilang mga residente ng O'Hara na sumakay sa isang evacuation ship. Gayunpaman, iniutos ni Sakatsuki na sirain ang barko, para lamang matiyak na wala sa mga iskolar ang nakaligtas. Kahit si Kuzan ay hindi nagustuhan ang aksyon ni Sakatsuki, si Nico Robin ay isang residente ng O'Hara na nakaligtas sa mga kaganapan ng Buster Call. Namatay ang mga iskolar nang bumagsak ang puno ng kaalaman, habang ang barko ng paglikas ng mga mamamayan ay nawasak ng barkong pandigma ni Sakatsuki. Nakaligtas din si Jaguar D. Saul, ngunit hindi siya katutubo ng O'Hara. Nagkataon na na-stranded siya sa O'Hara bago ang insidente ng Buster Call. Ang pagkakataong iyon ay nagkaroon ng malaking epekto sa mga aklat ng O'Hara. Ang huling pagkilos ng mga iskolar ng O'Hara ay iligtas ang mga aklat mula sa puno ng kaalaman. Dahil sa pagmamadali ng sitwasyon, ang isa sa mga iskolar ay nag-utos na ihagis ang mga libro mula sa bintana ng direkta sa lawa. Tamang desisyon yan. Kahit na namatay ang mga iskolar, ang mga libro ay nailigtas sa kalaunan ng mga higanteng Elbaf na dumating. Ang mga libro ay nasa Elbaf na ngayon. Ang isang karakter tulad ni Dr. Vegapunk ay nabasa at naisaulo na ang mga nilalaman nito. Mayroong ilang mga partido na bumisita sa O'Hara pagkatapos ng insidente ng Buster Call. Ang isa sa kanila ay si Dr. Vegapunk, na dumating na may layuning maglagay ng korona sa alaala ni Professor Clover. Si Monkey D. Dragon ay bumisita din sa O'Hara habang nandoon si Dr. Vegapunk. Tulad ni Dr. Vegapunk, kilala rin ni Dragon si Professor Clover. Bilang karagdagan, mayroon ding mga higanti ng Elbaf na nagligtas ng mga libro mula sa lawa. Ang mga higanteng ito ay pinamunuan ng isang kapitan na ang katawan ay nababalot ng mga benda. Ang kapitan na ito ay tila si Jaguar D. Saul, na hinuhusgahan sa pamamagitan ng napakalaking silhouette na ang kanyang katawan ay nakabalot sa mga benda nang sabihin sa kanya ni Vegapunk ang tungkol sa kanyang pagbisita sa Elbaf. Maging si Nico Robin ay nahulaan na ang higanteng kapitan ay si Saul. At iyan ang ilan sa mga katotohanan sa O'Hara sa One Piece. Ano sa tingin ninyo mga kapika? Sabihin lamang sa comments. Mag-like, comment and subscribe.